Hi guys! Welcome dito sa aking channel. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. Your energy. Okay. The sun. Okay. Here's the sun. Okay, the sun, the ace of wands. Natapos ang transformation na pinagdaanan mo dito. You're starting a new beginning in your life, full of passion, full of energy with the sun card. Ikaw yung person dito na happy, na masiyahin ka. Ikaw yung person dito na young looking, bata pa yung energy mo. Or talagang may pag-iisip, bata ka lang, no? With the sun card, ikaw yung person dito na successful, talented. So, charming, di ba? Leo energy, charming, the sun card. With the ace of wands, na-transform ka eh. From a cocoon to a butterfly, parang ganon. Maliwanag yung buhay mo, yung you see the light na. Maliwanag na, no? Na nakaharap na sa yung liwanag, sunod na sa'yo yung liwanag dito. Yan yung energy mo dito. Nag-bloom ka. Blooming. No? Joyous energy. Positive. Ambitious. Confident. And with the horse, no? Symbolizes na speed. So, ibig sabihin, mabilis yung pag-attain mo ng success. Yung pag-reach mo ng goals mo. Dumaan ka sa transformation eh. So, yung iba ay naiinggit lang sa ibang tao kung bakit ganun ka bigla, no? Yung pag-succeed nila. Achieved ng mga goals nila or parang biglang pinagpala or inula na ng binusa ng grasya. Dahil possible may mga pinagdaanan din yan sa buhay mo. Tao na yan guys. Kung kayo, gano'n no, na pinagbigla na lang sinuwerte. Diba? Possible dyan ay may mga pinagdaanan din kayo na mahirap, no? Na parang dumaan kayo sa butas ng karayom. So, ganito yung energy nito. Sa mga naka-resonate. May person ka ba dito? May person ka ba? May person ka. Okay, the King of Wands. The Star. This is your destiny. So, yung nakatadhana sa iyo guys. The King of Wands energy. May pagka, ano dito eh. May pagka, ano din siya? Yung inimbody niya yung energy is Leo, no? Pero hindi ibig sabihin na Leo yung zodiac signs niya, no. Energy lang yun guys ha. With the Knight of Wands. In reverse. This is a person. Bayan, sorry guys. This is a person impatient. Ang bilis mairita, ang bilis magalit. Huh? Yung person na kadil mo dito. Brave. Confident. Good looking. Charming. So, parang kayong charming. Yung charm nito parang ano yung flirt eh, no? Pang-akit. Sa'yo naman, parang bata. Parang bata. Charm. Parang ganun. Naubo pa ako. With a star. Yes, this is your destiny, guys. With a star card. The King of Wands. This is a person na ano talaga guys eh. Fiery.
brave, ready to get what he wants or what she wants. Goal-driven, ambitious. Yes, with the star card. Matayog yung pangarap nito sa buhay. Pero maiksi yung pasensya nito. Dali magalit to. Feelings ng person na to towards you. Ay, pagdating sa'yo, itong person mo, ayaw niya naman patumpik-tumpik pa kasi malungkot siya. Hindi siya masaya sa buhay niya. Ikaw dahil kulang sa buhay niya. Malungkot siya. Dahil wala ka. Nagiging emotional to. Nakita niya yung tubig, di ba? Sad. O ikaw, masiyahin ka itong person na to. Malungkot to. More feelings yung person na to towards you. More feelings ng person na to towards you. May mga regrets siya, guys, yun. Regrets. Worryings. Drain yung energy niya. May mga pagsisisi. Panghinayang. Dahil magaan pa lang yung loob niya sa'yo. Mahal ka niya. Connected siya sa'yo spiritually. Naiisip ka niya palagi, no? Magaan yung loob niya sa'yo. Valuable ka sa person na to. More feelings ng person na to towards you. The Magician. Okay. Three of Pentacles. So, palagi ka niyang iniisip, guys, no? Kahit sa trabaho niyan. Palagi ka niyang iniisip. Pero nakukuha ko yung parang iniiwasan niya, no? Sometimes, naisipin ka. Pero, hindi niya mapigilan, eh. No? Naka-focus talaga, nakatuon talaga yung isipan niya sa'yo. Ikaw talaga yung naiisip nito palagi. Parang sa buong araw, ilang beses ka nito isipin. Continuous pa. The Magician. This person is manifesting you. Manifesting you. Gagawin niya daw lahat for you. Na-in love to sa'yo, guys, eh. With the Queen of Cups and the Three of Pentacles. And the result is the Magician. This person will use all his tools or all her tools to get you. To be with you. May mga regrets. So, ibig sabihin, may mga kasalanan doon in the past. May mga pagkakamali siya. Malungkot siya. Disappointed siya sa mga resulta ng mga kagaguhan niya siguro. Eh, kasi may pagkalukuluko talaga energy nito. The King of Wands to. This is a person not ready to commit. Gusto niya ng attention from different people. Your feelings towards a person na to. Okay. You're waiting for this person to come to offer a proposal na magkaroon ng level up sa inyong dalawa. So, ibig sabihin, possible may communication kayo, no? Or may nag-start kasi inaantay mo na rin mag-level up talaga yun. Possible, inaantay mo, puntahan ka niya. Or kaya naparamdam na to, inaantay mo yung mag-offer ng something na nandun yung stability, mag-offer ng engage, mag-offer ng
yung ma-engage siya kayong dalawa, parang ganun, yung magsama na kayong dalawa, na dumating tong person na to, magkaroon ng celebration. Possible na pinangakuan ka, napuntahan ka niya, kung may distance, possible may distance. And then, you will be together, magsama kayo, and to build this Ten of Pentacles, no? So, gusto mong makasama tong person na to talaga. Nandun yung malalim. Malalim yung feelings mo sa person na to na parang gusto mo yung mag-aakapan kayong dalawa. Hindi true, no? Kita mo to. Palagi kayo mag-aakapan na yung sweet yung dalawa. Magkaanak kayo. Ganun, no? Masagana yung buhay nyo. Prosperous. Wow! So, let's see kung ano yung possible outcome for the both of you. Okay. We have here the Seven of Cups. With the Ace of Swords. So, pag-aantay mo sa person na to, possible ay mako-confuse ka or maguguluhan kayo. Pero there is a possibility, no? Kung ito, ma-confuse ka or maguguluhan ka kung talaga bang itong person na to ay kung meron man siyang option, ikaw ba talaga pipiliin niya? Kasi itong person na to ay ano to eh, parang mga chick boy, no? Mga ganun kung lalaki. At kung babae naman ay, di ba? Yung gusto yung madaming nagkakagusto sa kanya. Gusto niya talaga ng attention eh, yung ganyan na person. So, parang maguluhan ka dito. With the Ace of Swords, possible is your beginning. Success. Ito kayo. Magtagumpay ito. Magkaroon na new beginning sa inyong dalawa. Start, new beginning, with the Ace of Swords. More cards. Ayun o. Willing to mapakumbaba. Ibaba niya yung ego niya. Egoistic yan eh. Yung King of Wands na yan. Karoon ng pull of attraction, passion, no? So, yun yung dalawa with the Queen of Wands. More cards, more information, possible outcome. Okay, ma-heal na yung mga puso niyong sugatan. Mahil na yung mga puso niyong nasaktan. Wala na yung depressions. Yung mga pinoproblema niyo about sa relationship. More possible outcome. Possible outcome is marriage. Yes, possible outcome dito marriage, guys. Union between the two of you. The sun and the moon combination. So possible this is your divine counterpart na itong person na to. Communication, fast message. Makaka-receive ka ng message dito sa person na to. And possible it will lead into marriage. Yes, daming indications dyan na mag-lead yan into marriage. So, ito na lamang guys para sa collective reading yun sa mga baguhan dito sa akin channel. Please subscribe.
At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button at sa ganun ma-notify kayo sa masusunod na videos na i-upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.